Hey guys, welcome back to my channel. Today I will be trying new makeup. Hindi mo kasi ako masyado mahilig mag-makeup, tapos nag-pandemic pa. So the more na hindi ako nakakagamit ng mga makeup, last year nag-purge ako, sobrang dami ko na itapon. Nagtira lang ako ng mga konti and alam ko halos lahat sila expired na. But yung pa rin yung ginagamit ko. And I think almost 2 years na pare-pareho pa rin yung mga favorites ko ng makeup. So, one random day, pinapanood ko si Toni Sia, si Mama Ann Klutz. Basta, nanonood ako randomly ng mga beauty vloggers. And then yun, napabili ako. Sabi ko, try ko nga yung mga items na palagi kong nakikita or palagi kong naririnig from the famous na beauty vloggers. Para naman, I can discover new favorites. Sobrang dami kasi dito, hindi ko kilala yung mga brands. Teka nga, prep ko yung skin ko habang kukuda. Sakto paalis kami ngayon eh, kaya ngayon ako magme-makeup. This is the Fresh Watermelon Jelly Mist Serum. So anyway, yun nga, most of these ones, hindi ko sila masyadong kilala. Napag-iwanan na si Gory sa mga uso na makeup brands. Kaya yun, ang na-curious ako. Parang nagastos ko dito around 4,000. Binawasan ko actually kasi laki na ng bill ko. All of these I got from Shopee and Lazada. Pero sayang kasi nag-release din ng mascara si Sunny's Face yesterday ata or today. Bumili ako. Kaso, hindi natin masama dito. I forgot most of these pero I think I got everything that I will need for my face. Simulan na natin. This one is Easy & Co. Ngayon ko pa lang talaga sila bubuksan. Hinihintay ko kasing makompleto sila. This is the Active Skin Tint. Nakita ko na to kay Kay before nung nag-swap kami na pinag-shopping. And sabi niya, maganda nga daw. Yung pinaplano ko nga itong mga bagay-bagay na to. Lagi ko din to nakikita. So, sabi ko, this is the time. Sobrang random shades na nang hula-hula na lang ako. So, sana tama itong mga to. This one is the shade Brulee D04. Apparently, this one has niacinamide. Ito pinaka-base na gagamitin ko. Tsaka bagong itim ako ngayon kasi galing kaming beach. And tomorrow magbe-beach ulit kami. So sana mag-match pa rin tong mga to sa akin. All of the product links na gagamitin ko dito, ilalagay ko na lang sa description box. Even the tools, ito yung nasa mga favorites ko. Ooh, mukhang maganda naman. Mukhang color ko siya. Okay, half muna gawin natin. Also, ang pangit ng skin ko ngayon dahil nagtetest ako ng skincare. So, I'm not sure kung makocover nitong mga binili ko. Basta hindi good yung skin ko right now. Itong brush na to kay Toni Sia ko lang din ito nalaman eh. But on a normal day, I would use a beauty blender. Or maybe sa kabila, beauty blender. Ito brush. Ano ba? Maganda yung texture niya. Yung color, mukhang okay naman for me kahit na nangitim ako. Para siyang nag-adapt sa skin tone ko. So there, you can see ba the difference? Na-smoothen naman though, kitang-kita pa rin ang mga chismis. But so far so good, it's very lightweight, I like it. Ay, parang mas maganda siya kung yung brush na ang gamitin ko. Anyway, skin tint lang naman to, hindi siya meant to be full coverage foundation. Yay, I'm happy with that, first product. Mukhang okay siya. I like it. I like the texture. I like the color. Naka-pimple patch ako dyan na kung nakikita niyo yung nag-sparkle, sparkle. Okay, next. Hindi ko kasi maalala lahat. Ay, naalala ko. Parang ito pala yung gusto ko i-try na base. Hala, paano ba yan? Ang dami ko palang base. This one is from Sister Anne. Ayan, ewan ko kung familiar kayo dito. Pero for some reason, pop-up siya ng pop-up sa Instagram sponsored posts ko. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya nakita sa mga beauty vloggers. Pero sobrang daming good reviews nito sa Shopee ba or sa Lazada. This is so cool. So excited ako dito. This is the Pink Hole Jelly Cover Packed. And it also has SPF 50. Wala, sana pala yun yung ginamit ko sa kabilang side. Ano ba yan? Teka, tatanggalin ko yung half. Okay, ayan. Binura ko tong half. So, tinira ko lang to. This is the Easy & Co. And I wanna try this. Diyos ko, hindi sana nabasag. Ay, ano ba yan? Ito, oh, Sister Anne. Ooh, look at that. Para siyang yung mga cushion foundation na uso before. Meron din ako naging favorite na binili ko one time nag-layover ako sa Korea. Sobrang ganda niya, kaso nga lang, malakit siya for our weather. So, nagamit ko lang siya pag nagta-travel ako. Pero ito, nakakatuwa kasi sabi, waterproof daw. And it also comes with this. Super nice. But, unti-unti lang. Wala! Puti ata for me, die! Teka lang. Okay, blend lang natin. Let's give it a chance. Maputi. Maganda yung color ng Easy & Co. sa face ko. Ito naman, mukhang maganda din naman siya, pero ang puti. Ano bang shade na binili ko dito? 23. Yun nga yung sabi ko sa inyo, hindi ako masyadong sure sa mga shade. Binili ko to.
But anyway, okay lang yan. Hayaan mo na. Mag-bronzer na lang tayo mamaya. Same, malagkit. As expected. Set na lang natin mamaya. Curious ako na waterproof siya eh. Pero hindi ko na kayo dito i-update kung waterproof nga siya sa mga susunod na kabanata na lang. Today, I'm just showing you my initial reaction. Pero maganda siya ha. Maganda yung coverage niya. Ayan o. Nakaka-porcelana. Ganyan talaga yung gawa ng mga cushion foundation eh. Kaya yung mga Korean, di ba, parang poreless. In fairness, maganda siya. Naguguluhan lang tayo kasi nakikita natin ito tamang color. But, if yun lang yung titignan nyo, it's nice, no? Maganda siya. Mali lang yung shade ko, but I like it. And guys, na-cover na niya ang blemishes ko. Somehow, yung maliliit. Ito kasi ma-dark to eh. This one's yun yung mga nandito na-cover niya. And yung red patches sa aking nose. I like it, Sister Anne. Next is, lagi ko tong nakikita kay Tony Sia na best concealer ever. Isa to sa pinakamatagal dumating, nakakainis. Sobrang tagal ng shipping nito, so I hope it's worth it. Kasi grabe to i-rave ni Tony Sia. Tapos ang mura pa. I'm hoping for the best, na tama alit na ang shade. Cover Perfection Tip Concealer. And I got 1.5, so good luck. Parang maputi na naman, girl. Nung binili ko kasi itong mga to, hindi pa ako nagbe-beach. Tapos hindi ko in-expect na masasunog ako ng ganun sa beach. Tapos bukas, magsusunog ulit ako. Spot conceal lang tayo. Let's see. Ayan siya. Oh, mukhang okay din. Mukhang tama din yung nabili ko. Na-correct naman yung under eye ko. Diba? Tsaka mabilis siya mag-set. Maganda yung tao dito eh. Ano ni Rice, pagpasensyaan niya na. In fairness, maganda siya mag-cover nga naman. I like it, oh. Covered. Covered na. Hi guys. Ulit ulit. Alam niyo ba, natapos ko na yung makeup. Tapos nung ita-transfer ko na, the files were corrupted. So, ang nakuha ko lang sa una kong finilm is yung until sa yung base ko. I just decided to, wala akong choice eh. Redo everything. Binura ko na and now I'm back to basic. Ito na ulit yung walang laman ko makeup. Tanggal ako ulit and I'm gonna do everything all over again. Okay? Woo! Happy Friday, guys! So anyway, yun. Gagawin ko lang ulit yung base and then I will be back after the concealer. Okay guys, this is the base. This is where we ended. Inulit ko lang ulit, maputi yung Sister Anne sa akin. But dahil nga natapos ko na yung mismong makeup kanina, nag-oxidize siya. So, it gets better. Para lang yung mga BB cream, nag-a-adapt siya. So, don't be bothered by that. At saka magbo-bronzer din naman tayo. But, itong concealer na nabili kong shade is 1.5. I think it's too light for me. Though, maganda nga naman talaga siya. I just have to get the perfect shade for me. Next is this Strokes na blush. Sobrang excited ako dito. So, nakita ko na yung effect niya kanina. Ano ba yan? Ang corny na tuloy nitong video na to. Kasi alam ko na yung effect. Pero sobra ako na surprise kasi nga, purple siya dito. But then, when you apply it on your cheeks, hindi. So, ang ganda. Sobrang ganda niya, in fairness. Ayan, tingnan mo. Ang ganda agad. Ito, nakaka-fresh lang. So, I'm super happy with it. Buti na lang nagtiwala ako. This shade is Fatal. May other shades doon na mga pink, reds sa pot. So, yun sana yung papatulan ko. Pero, ang point naman itong vlog na to, itatry ko yung mga sinabi ng mga beauty vloggers na magaganda. So, sumunod tayo. Buti na lang, magtiwala me. Because ang ganda niya, ayan o. Nakaka-fresh lang, nakakatuwa. I love it so much. Well, looks like this is gonna be a favorite blush talaga. Kasi blush talaga yung go-to ko na makeup. Perfect! Next! I have Moon Highlighter. Ayan. This one is a Face Glow Illuminator. Tapos yan, ang lakas makasyala. It's so beautiful. The shade is Moonlight. Hindi ito yung nakita ko na uso. But, sold out yung uso. So, pinili ko na lang kung ano lang yung meron doon. And ito nga Moonlight. But, guys, sobrang ganda niya. Tingnan nyo ha. Pak! Tapos kinamay ko na lang. Diba, ang favorite ko yung BLK Cosmetics na Shimmer Jelly Multipot. So, yes. Finally, mapapalitan ko na siya. Dahil expired na siya. Matagal na. Ang ganda nito kasi blendable siya. Pag na-blend mo na, tsaka siya magsiset. Kasi yung dati nakaganito ako na Benefit, kailangan mo magmadali, lalo pag naka-aircon, kasi nag-stay agad siya, tapos nagiging parang tulok-tulok. This one, ayan. So nice, girl! Ang ganda, o diba? Binibigyan ka niya ng chance to blend bago siya mag-set. So, I love it and I love this shade. It matches my skin tone. Kasi nakita ko parang goldish siya. Ayan naman yung peg ko kasi diba nagpapatan-tan si girl. Kaya rin na rin nung nakita ko na ito lang yung available. Lagyan natin konti dito and of course sa chin.
Hindi tayo ng konti sa Brabone. Kasi naparami. Wala pala akong nabili na pang set na bago. Kasi bala kong bumili ng Laura Mercier soon. Kasi naubos na. So now, I'm just gonna set it with yung dati ko nang ginagamit. Which is the Kylie setting powder. Gustong-gusto ko din ito eh. Set muna natin. Dahil tapos na ako sa mga cream. Actually, wala akong nabili din na bronzer. So I'm just gonna use my old favorite. I'll just set yung aking under eye. Yung mga pinaglalagyan ko ng spot concealer kanina. Ganda. Ang ganda na itong mga nabili ko so far, guys. I'm loving every single thing. Setsuna Kilay. Sikat na sikat to. Strokes na Beauty Lab Microblade Pen Perfector. First time kong gumamit ng ganitong kind for kilay. And my kilay is in a not very good shape right now. So, sanay ako ng pencil or yung cream. Kaya first time ko to. Kanina, nung ginagawa ko nga, nahirapan ako. Sobrang tagal kong ginawa. Para siyang liquid liner, ganyan. And ang sabi dito, it mimics your hair, kaya maganda siya. Problema lang, walang spoolie. So, I'm just gonna use my spoolie from the old one. So, we'll see kung magawa ko ulit yung nagawa ko kanina. But, it needs some getting used to. So, ganyan-ganyan lang. Mimic mo lang yung strokes ng hair mo. Ng kilay. Nakakakiliti siya kasi super fine and lambot ng tip. Tapos kailangan very, very light-handed ka kasi para nga siyang liquid eyeliner. Uy, in fairness, mas mabilis ako ngayon. Kanina hirap ako tapos ang dami kong kalat-kalat kanina. Ang ganda ng color niya. Nabiblend naman siya. Hindi man agad nagsiset. I'm so sorry, guys, kasi oras na ng playtime nila sa labas. Pagpasensyahan nyo na. Ayan. O, diba? Ganda. Gumaling na agad ako. Ang saya. So, mas maganda to kasi sa nagawa ko kanina. There. See? Okay. Done. Done. Ang saya ko kasi mas bumilis na ako tsaka nagamay ko na agad siya. Yun nga sabi ko sa inyo, I just need some getting used to. So, I'm happy with my kilay now compared sa nagawa kong kilay kanina. Anyway, that is Bronzite. Super nice. I like it. Tsaka ang quality nung lalagyan ng bigat. So, feeling ko marami siyang products. And then, next is this one. Na sobra din ako excited. This is also from Sister Anne. So, itong Sister Anne na to, ang press release nila mga waterproof eh. Kaya, aliw na aliw ako. So, these are the Double Effect Waterproof Eyeliner. Ang kinuha kong mga shades ay Glam Latte, ito. Tsaka, ito namang isa ay Cinnamon Mocha. So, kumuha lang ako ng isang parang shimmer na very light. Tapos, isang dark brown. So, let me just show you how it looks like. Super duper nice ito kasi dun sa videos na nakita ko na nakakabudol sa akin, marang nilalagay nila, tapos ganyan na scratch na yung eyes nila, hindi talaga natatanggal. Eh, mas-scratch ako ng eyes. And, ginawa ko na ngayon siya kanina, so, totoo siya. Just give it like parang mga less than a minute, a few seconds lang. Tapos yan, o diba, kakalagay ko lang, hindi na agad siya nagtatransfer. Set na siya agad. So, ang ganda. Ang dali niya pang i-apply, it just glides onto your eyelids. Ayan, oh, diba? Para just to open up the eyes. And then, dito sa bandang inner area ng eyes, nilagyan ko nitong shimmer. Blend lang ng konti. Oh, diba? So, just opened up my eyes. Sayang lang hindi umabot yung mascara. Kakalabas lang ng mascara ng Sunny's Face. Actually, bumili na ako kasi hindi pa dumating. Bakit ako sa inyo? Ayan. With my clean hand. No transfer. Oh, diba? So cool! So it's something na super subtle lang. Para lang may definition yung eyes. Pang everyday. And then, waterproof. So, I love it! Gawin ko lang ulit yung kabila habang nagsisigawan yung mga bagets sa labas, okay? Ayan. Kita nyo ba? Nakapikit ako so hindi ko kita kung kita nyo. But there it is! Ayan, parang may something lang sa eyes. Pero it's buildable, so pwede siyang gamitin din pang glam. But I'm so happy kasi ang point ko naman is to buy something so that I can use on a daily basis. So ang ganda nito pag may mascara, pero wala akong mascara today. So okay lang yan. Yes! And the fact na it's legit na hindi siya na-rub off and waterproof, I'm very, very happy with that. Tapos, ano pa ba? I think we're done with everything except for lips. So, maglalagay lang ako ng bronzer para magka-shadow-shadow naman dyan. Hindi na masyadong maputi yung base ko, nag-set na. But I'm just gonna use my Hoola bronzer. Favorite ko pa rin. If may alam kayo na bronzer na uso ngayon dito sa atin or na nire-rave ng mga beauty vloggers, I might have missed it, then please let me know. Maganda din yung bronzer ng Vice Cosmetics pala, kung local. Ginagamit ko yun. I think nakagawa na rin ako ng vlog with that. But gusto ko nga mag-try ng mga bago. Pero ito, legit, OG. Sobrang magandang bronzer. O diba? Ayan, may shadow na. Ang ganda na. Ayan. Okay, and then lastly, let's move on to the lips.
Or mag-spray pa lang muna ako ng setting spray. This is still the all-day na tight makeup setting spray. Ito, last year ko lang naman to na-discover from Tony Sia. And wala pa akong balak palitan siya. So, hindi na muna ako nag-explore kasi I'm happy with it. So, for the lips, I got 2 lip liners and 2 lip tints. Kasi ito, gift sa akin ni Bian. So, sama na rin natin. Iswatch natin. From Etude, the O2 tsaka O1. Hindi ako masyadong nagli-lip liner. Pero, since nagpapabudol nga ako sa mga ganap lately, ako ba ito pwede iswatch? Very MLBB lang ito. Ito yung O2. And then, ito yung O1 na parang mauve. O2, O1. Love it. Ito, na-discover ko kay Tony Sia din, the Etude na Fixing Tint. Midnight Mauve. So, dito ko siya itatabi sa parang mauve na lip tint. Ang ganda nito, grabe. Sobrang lightweight. Natry ko na kasi kanina. Tapos itong Merzy, matagal na matagal ko na itong gusto ito. Yung mga 3 years na siguro, lagi ko nakikita sa mga vloggers. Pero diba dati, parang hindi siya available sa mga Shopee and Lazada. Tapos nakita ko lately kay Mama Ann Clothes, available na siya. So, dinrab ko na. Ang dami kong gusto ito na shade, pero tigi-tigisa lang muna binili ko. So, I'm glad na magkaibang shade yung nabili ko. Tapos ito, sakto binigyan din ako ni Bian ng Maybelline na Superstay Ink Crayon. Gustong-gusto ko yung mga Superstay na lip products ng Maybelline dahil totoong Superstay siya. Ito, grabe mag-glide off. Parang napaka-moisturizing. Pakita ko sa inyo to. Ang bango! Mukhang maganda to with the lip liner na O1. Ay, ang ganda. Nag-match. Parang ang ganda rin itong lip liner na to na gawing lipstick. Kasi ang ganda ng color, oh. Look. Ang galing. Sobrang nag-match. Medyo malagkit lang yung lip crayon. Parang very moisturizing siya. And alam mo, may suot-suot ka. Pero ang ganda. Ubo na to na pang daily look. I love it! Pang ponds. Ang ganda, ganda. Okay, tanggalin ko to and then pakita ko sa inyo yung dalawa pang lip product. Wait lang. Okay, ito guys, lighter version. So, ito yung O2 na liner. Nakita ko na to kanina. Alam ko na super light siya for my lips. Itong shade na to, hindi niya masyadong makover yung dark shadow ng lips ko. Ayan. Ganyan siya. And then, itong fixing tint na sobrang bet na bet ko. Hindi lang sila totally nagmatch, but I just wanna use them together for the sake of this video. But oh my gosh guys, ang ganda nito. Parang siyang tubig. Parang ako nag-splash ng tubig sa lips and I don't feel anything. So ang ganda, oh, MLBB. Ah, I love it! Ang galing talaga ng mga recommendation nito ni Sia. Palagi maganda. Sobrang lightweight. Ito perfect talaga pang everyday. So, I guess I'm gonna buy other shades of this one. Super duper nice na to. And then, I'm using the O2 na lip liner. So, ito. Ayan. Okay, last na. I'm gonna show you the darkest one from Merzy. Hold on. Okay, so this is the O1 ulit na liner. And then si Merzy. Grabe, sobrang bango nito. May candy. May frutella. Ayan. Nalagyan yung ngiting ko. Super bright lang siya. And lumilipad sa lips. Wait lang. Huwag muna akong dumaldal. Okay, so ito, hindi ko masyadong bet yung shade. Pero sobrang ganda din ng feels niya. Sobrang light din niya. And I believe long-lasting to. Kung tama yung pagkakaalala ko kung bakit matagal ko nang gustong itry ito. But hindi ko lang masyadong bet yung shade. So favorite ko for the lips is yung combination nitong dalawa and itong dalawa. Super duper nice. I love it so much. I'm just gonna put all of the links in the description box down below. Wala akong mga discount code dito kasi ito ay lahat binili ko lang ng dahil gusto ko lang bilhin. So before I end this, sa lahat ng mga binili ko, ang sobrang nagustuhan ko is the Moon na highlighter, the Strokes na blush, and then the Etude Fixing Tint. Also, the lip liners are amazing. I also super duper like the Sister Anne na eye pencils. Bet ko din si Easy & Co. na Active Skin Tint. Parang lahat din naman. Actually, parang ito yung mga sobrang bet ko. And then yung semi-bet lang is the rest. Kasi may mga slight issues sila. Like wrong shade or mahirap gawin. Pero yung highly, highly, highly recommended ko from this batch are all of these mentioned. Anyway, I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give this a thumbs up, please subscribe, and click the bell button para updated kayo on my next videos. Bye!